Hi guys! Welcome to Cotton Gents MS Excel Tutorial! For today, ang topic natin ay VLOOKUP. Ito, napaka-useful nito. Actually, kahit sa ang training na puntahan ko, kahit advanced course pa ng Excel yan, talagang tinuturo yung VLOOKUP kasi napaka-importante niya. Now, ano ba yung mga kailangan tandaan? Sa V, ang V sa VLOOKUP ay vertical. Ibig sabihin, patayo. Ang napaka-importante po sa kanya, yung mga column. Ano po ba yung mga column? Ito pong mga letters. Ito po ang napaka-importante kay VLOOKUP. Kasi kay HLOOKUP, ang importante sa kanya yung mga rows. Ano po ba yung mga rows? Itong mga numbers. Okay? So, let's start. Pupunta lang po ako sa VLOOKUP sheet. Okay? Mapapansin niyo po dito sa ilalim, meron tayong table. Meron tayong database kung saan hahanapin ni Excel yung ipapahanap natin sa kanya. Isa sa mga importante kay VLOOKUP, yung pinaka-leftmost column ng table. Hindi po ng sheet, kundi ng table. Okay, ito po yun, yung ID, yung column header na ID. Ano po yung mga dapat na nakalagay sa ID or sa last column na left side ng table, ito po yung mga unique values. Ano ba yung unique values? Ito yung mga walang kapareho. Halimbawa, asawa mo, hindi pwedeng asawa din ng iba. Sa'yo lang yon. So, ang mga example natin, SSS number, employee number, student number, teen number, pag-ibig number, sa'yo lang yon. Walang kapareho yon. Hindi pwedeng gamitin ng iba. Okay? So, ito po, in this case, 1, 2, 3, 4, 5, walang kapareho sa kanya. Bawat number, meron din siyang mga corresponding na data. Dito sa left side, sa right side ni number 1, si Mian, Reblora, taga-Kainta, babae, ang contact number 1, 2, 3. Okay? Now, pag-anahin na natin si VLOOKUP. Paano ba yan? Okay? Lagi natandaan, pag magpo-formula, equal sign, VLOOKUP. Ito pong nakikita niyo dito na VLOOKUP, ito po ang tinatawag na IntelliSense. Ibig sabihin, nasi-sense ni Excel na ito yung formula na gagamitin mo. So, inilalabas na niya para sa'yo. Okay? Yun. Nag-double click lang tayo. And then, ito na. Meron na siyang open parenthesis din. Napapansin niyo po, nag-bold itong lookup value. Ang istorya po kasi ni VLOOKUP, meron tayong ipapasuyo kay Excel. Excel, pakihanap mo naman itong kailangan ko. Ang sagot ni Excel, sige, no problem. Ano yung ipapahanap mo? So, yung lookup value, ibibigay natin yung number 1. Ah, sorry. Ito po. Yun nandito sa left side ng table na nasa taas ng database. Okay? Excel, pakihanap mo naman tong number 2. And then, huwag kakalimutang magkama. Ibig sabihin, pupunta na tayo sa next. Tingnan niya, nag-bold na yung next. Ano yung table array? O sige, walang problema, hahanapin ko yan, sabi ni Excel. Ang tanong niya sa table array, saan ko hahanapin? I-highlight natin yung table kung saan hahanapin ni Excel. Yun. Sabi natin, Excel, pakihanap mo naman dito sa table na to. Okay? Yan. And then, comma. Nag-bold naman yung column index number. Ano ba yung column index number? Ito yung importante na kailangan natin tandaan. Saan magsisimula ang bilang? Di ba ang column natin yung mga letters? A, B, C, D. Saan magsisimula ang bilang? Dito naman sa table na ID, first name, last name, address. Dito sa ID. So, ID yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. In this case, sa pinapahanap natin, first name yung hinahanap natin. Pang ilang column yung first name mula sa ID? So, 1, 2. Ang ilalagay natin dito sa column index number ay 2. Yun. Kama. False ang gagamitin natin. Mamaya yung true, ipapakita natin kung paano gumagana. Okay. Now, false. Close parenthesis lang natin and then hit enter. Yun. Tama ba? Ang number 2 ay si Michael. Okay. Now, paano pag binago natin to? Naka data validation po ako dito. Next video, papakita natin yung data validation.
Ang pag binago ko yan, magbabago din ba? Yun, nagbago din. Anthony naman. Now, susunod. Yung contact number naman yung ipapahanap natin. Again, equal sign, VLOOKUP. Yun po, nasa ilalim. Lookup value, itong ID number na nasa left side. Comma. Excel, ihanap mo naman dito. Okay? And then, comma. Pang ilang column index number yung contact number? Bilang tayo sa left side, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry? So, number 6 ang ilalagay natin. Comma. And then, exact match ulit tayo. Close parenthesis. Enter. Yun. So, next. I-check natin kung gumagana, kung tama. Number 1. Mian 123. Tama ba? Mian 123. So, ganun gumagana si false. Okay? Now, paano gumagana si true? Akit natin ng konti. Yun, dito naman tayo. Si true, approximate match, ibig sabihin, walang exactly sa table na to. So, ang sabi dito sa commission scheme, kapag nakabenta ng 50,000 and above, hanggang 500,000 or 1 million, merong corresponding na percentage ng commission. Now, kapag 49,000 and below, walang commission. Okay? Tatandaan sa table, kailangan ascending order. Ibig sabihin, mula mababa hanggang pataas. So, 50,000 to 500,000. Okay. Papakita na natin para mas maintindihan natin. For example, 51,000 ang benta. Meron bang 51,000 sa table? Exactly, wala po. Kaya gagamitin natin ay... Tentenenen, 'di ba? Ang gagamitin natin yung approximate. Okay, Excel, pakihanap mo naman tong sale ko. Oops, sorry, meron pala akong mali sa aking 5,100 lang pala. Okay, 55,100 dapat. So again, balik tayo. Excel, pakihanap mo naman to. Kasi gusto ko makita yung commission rate ko. Ito yung benta ko, Excel. Okay, sabi niya, kama? Okay, sabi ni Excel, saan ko hahanapin? Table array? Excel, pakihanap mo naman dito, pakimatch mo dito. Then, comma. Pang ilang column index number yung gusto mo makita? Mula sa left side, 1, 2. So, 2 dapat ang ilalagay natin. 2, comma. Ayan, approximate match na. Ibig sabihin, wala naman kasing exacto eh. Diba? Walang exactong 55,100. Dito, sa table natin. So, paano pagka binawasan ko siya ng 0? Ang lalabas, NA. Ibig sabihin, not applicable. Wala sa table. Hindi pasok sa condition. Okay? So, ganun gumagana si true. Now, paano kapag 101,000? Diba? Magkano kaya ang commission? Yun, 5% na. Para makuha mo yung total commission, imumultiply natin yung sales and then commission rate. So, lalabas na yung total commission na papasok doon sa iyong ATM account. Okay? I hope natutunan niyo yung VLOOKUP. Maraming salamat po.